gusto ko lang po i-share yung last Friday siguro. Kasi po, pag tuwing sa office, no, galing office, ako ay nag-aangkas lang. Move it yung ginagamit ko. Kasi may ano, promo. Actually, pangalawa siya, no, yung kasi 4 o'clock, alis na ako eh. May pumasok pero kinancel. So nagano ulit ako, may pumasok. Pero yung, ewan ko ba't ang tagal nung ano, almost 4 o'clock, mga 4:20 na ako siguro mga 15 or 20 minutes. So instead of siguro mainis ako, nagano lang, nagtimpi lang ako kasi hawak ko yung rosaryo ko, the oil waiting, I'm praying eh, the rosary. Tapos ayun, along the ano way, no, may pagkakat, normally hindi ko kinakausap kasi nga sa back ride ako, nagdadasal ako ng rosaryo eh. Pero at that time, siguro natapos or natapos ko yung isang decade or ano, parang na ay tanong o nagkaroon kami ng parang kwentuhan ba. Yung bata pa lang naman yun, mayroon siyang pamilya. Siguro 3 years old pa lang yung ano niya. So mga nasa 20s pa lang. Tsaka yung sabi niya, yung asawa niya ay graduating, ay kakagraduate lang. Ayun. So medyo open yung, actually na-open nga sa asawa sa, sabi niya, oh, kay sir pa, ba't hindi kayo nag-ano, may sariling motor or ano. Sabi ko, well, sabi ko, may iba akong priority, kaya hindi ako nag-ano. So, and so sabi, binalik ko sa kanya, oh, kamusta naman, ikaw naman, kamusta yung pamilya mo, ganyan, asawa. So, bigla siya nag-open actually, sabi niya, nahuli niya raw. Nahuli niya yung asawa niya. Kasi sa bahay lang yung ano niya, asawa. Tapos na tawag na ito. Kasi nahuli niyang may, paano niya nahuli? Sabi ko, paano mo nahuli? Na yung na ano niya raw yung isang cellphone na ano, na may anonymous yung isang Facebook na anonymous yung profile ng asawa niya at doon niya nabasa. So at na umamit din yung ano, yung wife. So at nag-sorry naman daw. So sabi, tinanong ko, eh ikaw ba? Talaga bang napatawad mo na ano mo, asawa mo? Ito nga, nag-iisip pa nga ako kasi di ko akalain na gawin niya yun eh. Kasi ano lang, hindi naman talaga siya maano sa mga lalaki. Hindi nga siya malapitin, ganun. Di ko akalain gawin niya yun. Ganun, parang andun sa kanya ba, mahirap tanggapin ba? Lalaki, siya nga lalaki eh. Maano lang daw siya, pamapaghinalaan eh. So sabi niya pa, ito nga, nagpapakahirap nga ako, ganyan-ganyan. So bigla akong naano sa kanya, sabi ko, alam mo ba nung ano, sabi ko, bago lang nung week na yon, may homily eh, sabi ko, na-share ko eh, about ano eh, sabi ko, alam mo ba na yung, tinanong ko muna kasi siya kung, Katoliko ka ba? So, I don't know, may rosary doon sa ano niya, sa motor niya. Okay, so alam mo ba nung itong ano lang, nakaraang basta Wednesday ba yon or ano, ang pabasa o gospel is about forgiveness. Tinanong ni Pedro, Lord, ilang beses ko ba magpapatawad, Lord? 7 beses ba? 70 times 7, sabi ni Lord. Papatawad. So hindi na maybe 7,490 times. Ang ibig sabihin niyan, unlimited. Unlimited. So ganun si Lord sa atin. So
Sabi ko sa kanya na pagpatawad mo na yung ano mo. Kasi, at saka, I advise na since Katoliko kayo, at mortal sin nga yan, kung maaari gawin nyo, pumunta kayo sa ano. Or mag, talagang, of course, pagpatawad mo na kayo sa isa't isa, at kumuha kayo ng ano, confession. Actually, hindi nga, natanong ko nga kung kasal sila, hindi pala sila, live-in lang palang sila. So, dapat na-advise ko rin na magpakasal sila. but, yung ano ko naman doon sa kanila na magpatawad sa isa't isa, kasi nga, yun yung mensahe sa atin. Alam niyo, ito nga, daanan natin, nadadaanan namin yung ano eh, divine mercy. Alam mo yan, in divine mercy, unfathomable yung ano ni Lord sa atin, yung habag, yung banal na awa sa atin. So, hopefully, yung mga siner ko sa kanya na kasi ako naman, sinama ko nga doon sa misa eh, yung ganun eh, sa 6 p.m. na mass. So, wala akong ano sa kanya. Yung normally kasi yung ibang app may number. Ito, within the, ano kasi yung messaging namin doon lang sa loob ng app. Wala na yung pangalan, yung ano niya, record. Pero nagbigay ako ng rating sa kanya. Sabi ko, nagbigay ako ng 5-star. At may God bless you, sabi ko. And continue to love your wife. And, kasi nga, na isa pa yung sa ano niya is, they are living pala together with the mother-in-law. So, sabi, dapat magbukod kayo. Alam nga rin pala ng mother-in-law nangyari doon sa ano, sa anak na babae. So, ayun lang naman sa akin, yung mga ganong klaseng kwentuhan na sharing sa ano, sa actually, marami pang ganyan eh, na ako nakakwentong mga driver na ano, talagang na bankrupt at gusto nang may mga life threatening, parang gusto nang i-end ang kanyang sarili, ano, but I just give them advice ng mga prayer and ano, I don't know if it matters to them or ano impact kasi wala naman akong follow up eh. But during that ano, I shared the word of the Lord to them that the Lord loves them. And sabi ko, mercy and love. Kahit na ilang beses ka pa magkabali, mahal tayo ni Lord. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Continue lang na mahalin mo si yung asawa mo. So yun lang po yung ano ko, yung nakikita kong ano, sharing yung acts of kindness ba tawag dyan kasi yun yung parang random of acts of kindness natin. Yun yung tema natin kasi eh. So for that, may God be praised. Thank you, Lord. Love you. Thank you, Brother Jerome. Evangelizer. Evangelization din yun, di ba? Oo. Because you're spreading the word of God. So, Brother Sunny, alam nyo kasi nagkaroon ako ng ticket sa lectors and commentators. Yay! Congratulations! This Saturday, meron pa kami isang seminar sa Lay Force at makukuha namin yung certificate by God's grace. Thank you, Lord.